o KNP. 2020 nang buuin ng KNP bilang isang plataforma na layong palakasin ang sektor ng mga kabataan sa pambansang pamahalaan. Sabi ni Aquino, siya na ang bagong chairman ng alternatibong partido. Ang mga dating kapartido naman ni Aquino sa Liberal Party o LP, suportado raw ang paglipat nito sa KNP. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, posibleng ikinakahiya na ni Aquino ang pagiging membro ng Partido Liberal kaya't nagdesisyon na lang itong tumiwalag. Isa lang ang ibig sabihin niya, umaalis sa Partido Liberal. Ibig sabihin, kinakahiya niya na mga miyembro ng Partido Liberal, magtayo na siya ng bago. Eh, kasi naman ang Partido... Sulsulero din to eh. Totoo naman eh. Kung malakas ang partido niya, bakit siya hindi kakalas dyan, di ba? Partido Liberal, nung dalawang nakarang halalan, talagang bagsak. Kung baga, di ba, sabi nila, inodoro. Oo, may dilawan, may tinklawan. Pero napansin ko, nagtayo nga siya ng bagong partido, pero nandun naman yung mga stalwarts ng Partido Liberal. Nandun si dating VP Lenny, nandun yung dating senador na Francis Pangilinan. Alam ibig sabihin. Medyo magulo tong part na to ha, medyo nagulan ako dito. So sinasabi ba ni Panelo dito, pati si Lenny Robredo, si Kiko, ang pangalan nito? Matching kasi nasa isip ko. Kiko, ano mang pangalan nito? Si Kiko Cuneta. Nagtatago sa palda ni ano? Figurative, ha? Baka mamaya madali na naman tayo. Figurative lang. Hindi literal. Ha? Hindi, kasi yun ang sinabi ni Panelo eh, na parang pati ata sila Robredo, pati ito si Kiko Pangilinan, lumipat din sa partido na to. Sabihin, literal, iniwan lang nila yung dilaw na issue. Don't tell me, pati kulay, magpapalit kayo. Anak ng tutsang kalabaw yan. Kung magpapalit na rin kayo ng kulay, kasayang naman yung mga pinagawa niyong pink. Mula dilaw, naging pink. Ano na kayang kulay ngayon? Change color din? Anak ng wete nga. Sa tingin ko, dahil nga hindi na popular, nawala ng kredibilidad ng Partido Liberal, kaya itong si Bam, sabi niya tatakbo siyang senador, parang gusto niyang bagong partido para malinis, hindi siya na didiktaan ng masamang imahin ng Partido Liberal. Base sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi maipagkakaila na ang pamilyang Marcos at Aquino ay kilalang magkaribal sa politika. Pero tila iba na ang napapansin ng taong bayan ngayon. Mistula kasing nagsanib puwersa na ang mga kilalang dilawan at loyalista dahil hindi na ito masyadong nagbabangayan pa. Dati nang nagsama sa iis... Sabi nito isa, Sir, combo na, pink at dilaw ay orange na. May pagkapula na yan. Natatawa tuloy ako, di ba? Mantakin mo, di ba? Galit na galit sila sa mga Marcos noon. Tapos yung mga Marcos loyalists, galit na galit sa mga dilawan at saka pinklawan. Di ba? Halos magpatayan sila noon eh. Tapos ngayon, magsasama-sama sila. Iyan ang tinatawag na wala na talagang prinsipyong natira itong mga ito. Ano kayang reaction ng mga... Ang hirap siguro niyan, ano? Kung hari, vlogger ka ng mga dilawan. Ay, di. Vlogger ka ng mga tanso. Ng mga ensimada vlogger. Paano mo pag-ano yun? Pagtutugmain yun? Dati namin itong binabanatan, ha? Ngayon, kasama na namin. Isipin mo, ha? Dati nilang kaaway si Trillanes. Ngayon, kakampi na nila. Ano na sila? Dinidikdik na kaming mga Duterte supporter. Itong demanda ni Trillanes, tumantuwa sila. Dati, away na away sila kay Trillanes. Ngayon, kinain na nila yung mga tae nila. Hindi, ako nagtatanong lang po ako. Kayong mga ensimada vlogger, ako nagtatanong lang. Kamusta naman po yung pagkain nyo ng suka ninyo? Hindi, ako nagtataka lang ha. Kasi parang ang dating, sinuka nyo na yung mga yan, yung mga dilawan. Di ba? Sinuka nyo. Tapos pinulot mo. Tapos ininom mo ulit. Anong lasa? Dek, ako nagtatanong lang ako ha, kasi sinuka nyo na lahat yan nun eh. Itinain nyo na nga si Inodoro eh. Tapos ngayon sasamahan ninyo?
Diba? Isipin nyo ito, ha? Isipin nyo na, isaksak nyo sa kukote ito. Ang tawag nila dyan, ocho diretso sa inodoro. Tapos, napunta sa inodoro yung mga ocho diretso. Tapos ngayon, dadamputin mo, ilalagay mo ngayon sa plato mo. Ang lalanin nyo, sa totoo lang, kayong mga ano... Hindi, sa bagay, bigyan ka nga naman ng Raptor. Bigyan ka naman ng 700,000 a month. Kahit tayo siguro talagang kakainin mo eh. Di ba? Tanungin ko kayo, kung ari bibigyan kayo ng 700,000 a month. A month yan ha, per month yan, per month. Kakainin nyo yung tayo nyo? Diba? Ganun katindi yung ginagawa nilang yan. Alam mo, buti na lang talaga. Hindi, walang biro. Buti na lang may mga nagpapakulay dito. Hindi ko kailangan kumain ng tae para mabuhay. Eh sila, kumakain sila ng tae para mabuhay. Diba? Pati yung pinapakain nila sa mga anak nila, tae din. Kadiri naman yan, no? Pambihira. Halimbawa lang, imagine ninyo, pagising nyo sa umaga, di ba tatae kayo? Tapos i-scoop nyo ng ganun, ilagay nyo sa plato niya, o breakfast na! ...ang isang Marcos at Aquino, kung saan Pangulo si Noynoy Aquino habang senador naman si Bongbong Marcos. Kamakailan lang ay nagpahayag na nga si Bam Aquino na handa siyang magpakita ng suporta para sa kasalukuyang Marcos Jr. administration. Pantakin mo, handa siya magbigay ng suporta kay Marcos. Ironic talaga ngayon. Antindi. Panoorin nyo yung MOM. Kakaiba itsura ngayon, oh. Yung anak ni... Buti naman, nagkataon, ha? Nagkataon, eh, hindi si Pino ito. Yung ano lang niya, yung kanyang... yung kamukha lang ng kanyang tatay.